Suspek at umano'y kasabwat ito sa pagnanakaw ng isang motorsiklo sa Cavite, Tiklo. Ang suspek natuntun matapos makuhanan ng CCTV sa isang motel habang dala ang ninakaw na motor. Si Bien Manalo sa detalye. Makikita sa CCTV na ito ang isang lalaking sakay ng motorsiklo na papasok sa isang motel sa Kawit, Cavite. Ang lalaki, suspek pala sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Imus, Cavite. Ito'y matapos madiskubre ng may-ari ng motorsiklo na nawawala ang kanyang sasakyan na nasa tapat mismo ng kanyang bahay. Agad siyang humingi ng saklolo sa mga pulis at ipinos ang nangyari sa social media. Dahil dito, isang concerned citizen ang nagbigay pa ng kopya ng CCTV kung saan makikita ang kaparehong motorsiklo na pumasok sa isang motel sa Kawit, Cavite. At nang panoorin ng may-ari, doon na niya kinumpirma na sa kanya nga ang motor. 3 PM, may nag-comment doon sa kanyang post na nakita yung kanyang motor sa isang motel dito sa Kawit, sa kalapit na bayan. Kaya nung ginawa niya, pinuntahin niya doon sa Kawit yung nag-report sa kanya para ma-verify niya kung yun nga nawawala niyang motor. Natunton at nadakip ang mga suspect sa ikinasang follow-up operation ng Imus City Police. Pinuntahin nila yung hotel, then nalaman nila na itong mga suspect ay wala na doon, pero may mga kasamang babae na naiwan doon sa motel. Mm-hmm. Kaya nagbantay sila doon at nagpakasakali na babalik itong mga suspect. Doon nga about 11 p.m. na ng gabi, bumalik nga itong mga suspect, pero wala na, hindi na nila dala yung motor. At nang tanungin ng mga suspect hinggil sa nagawang krimen. Sir, ang alibasyon ay kayo ka po isangkot sa pagnanakaw ng motor. Ano po ang masasabi nyo tungkol doon? Apo. Aminado po kayo? Apo. Dala po na pangailangan. Anong partisipasyon mo naman sa pagnanakaw? Ikaw ba mismo kumuha? Apo, iniram mo po. Iniram mo? Apo. Nagpaalala naman ang pulisya sa publiko para hindi mabiktima ng mga kawatan. Sa kababayan natin, lalo-lalo na po dito sa Imus, iwasan po natin na magkaroon ng oportunidad yung mga kawatan. Nakakulong na sa Imus City Police Station Custodial Facility ang mga suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Bien Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.